Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami sa muling mo, sa muling pag-alala sa iyong pagkabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Muli Ama, maraming salamat sa oras na ito na iyong pinagkakaloob upang kami makarinig ng mensahe mula sa mabuting balita sa Sunday Gospel, sa Easter Sunday, Panginoon. Di ba kami karapat dapat dahil sa pagiging marumi namin sa aming mga pagkakasala. Salamat at patuloy ka nahahabag na kahit sa online ay araw-araw kaming makarinig. Mabinhian ang aming puso, ang aming espiritu ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang isang Diyos na buhay at dapat kaming patuloy ring mabuhay, spiritual alive, Lord. Sana dalangin namin na sa mga oras na ito, mabuhay ang mga patay na pananampalataya. Mabuhay, mabuhay ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo lumapit na may kababaang loob sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang sa nakalipas na oras sa araw na ito. Ama, muli ang iyong abang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, mga pagkukulang, sa mga nakalipas na araw, sa mga nakalipas na oras. Hanggang sa kasalukuyang ito, ako'y niyong linisin. Upang sa ganun kahit bahagya man lamang ay magamit mo ako bilang instrumento, daluyan
ng iyong prophetic voice, O Lord, upang ang mensahe mo ay tumimo sa aming puso at makarating sa bawat isa. Ang kababaan ng loob, katulad ni Kristo, ay pagkalubog po sa akin na ikaw lamang ang may pagmalaki sa Facebook live ito. Ang karunungan, katulad ng ibinigay mo kay Solomon, ay pagkalubog po sa akin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Ang banal na Espiritu ay pagkapuspusin mo po ako upang ang lumabas sa aking tinig ay mga banal na salitang nagmumula sa iyo. Tago mo ako, Panginoon, at ikaw ang maihayag. Ang muli mong pagkabuhay, ang aming purihin, ang aming tanggapin. Gayon din ang panalangin ko sa makakarinig ng mabuting balita. Ano man ang hadlang, pagsubok, kapaguran pisikal, in Jesus' name, kinakasawit ko sa pangalan mo. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ng mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narating niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patapos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Yan si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Lumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay sa nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita o yung tinatawag nating Daily Gospel sa pamamagitan ng online, social media, kamukha po ng Facebook Live. Para kahit ano po yung ginagawa natin, kahit nasaan man tayo, maabot tayo ng mabuting balita, na mensahe ng Panginoon
ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating espiritu, no? Kasi syempre, biro mo ngayon ha, salamat sa Panginoon, no? March 31, 2024. Bukas, kung lalobin ng Diyos, April na. Diba? So, ang bilis ng panahon, no? Kakaumpisa na lang dati ng Marso, ngayon matatapos na. At sineselebrate mo natin ngayon, tinatawag natin Easter Sunday o yung muling pagkabuhay. Amen? And, yun nga po yung pagbasa natin kanina ay nanggaling kay San Juan tungkol nga sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sana sa pakikinig natin ngayon, buhay na buhay yung ating espiritu, no? O kung tayo ay ngayon ay may problema, tayo ngayon nakakaranas ng sakit, broken relationship, problema sa pera, problema sa tao, ang daming problema sa mundo, no? Sana buhayin ngayon ng mabuting balita ang ating pananampalataya, no? Sa Panginoon. So, yung binasa po natin, no? Kung bibigyan po natin ng summary, o parang istorya, no? Yung vision sa ating isip. Ito po yung pagkakataon na muling nabuhay ang Panginoong Hesus sa senaryo na ano yun eh, sabi nga po dito sa mabuting balita, Linggo, at nandoon sino? Si Maria Magdalena. Amen? Pumunta na si Maria Magdalena sa pinaglibingan kay Kristo. At syempre, marat na niya yung libingan, nakabukas na yung malaking bato, oh, na nakatakip doon sa pinaglibingan kay Kristo. Kaya, hindi ba, kung ikaw makakakita ng ganun, ano yung mararamdaman mo kung ikaw si Maria Magdalena, no? Na ano ba, may pumasok na ba? Ano ba nangyari? Bakit nabukas na yung libingan ni Kristo? Kaya ang ginawa ni Maria Magdalena, siya ay pumunta sa mga alagad ni Kristo, si Simon Pedro at si Juan. At sinabi sa kanila na 'di ba, natataranta si Maria Magdalena na kinuha, no? Kinuha yung bangkay ni Jesus. At ngayon, saan kaya dinala? Amen. Siguro kung tayo, no, sa buhay natin, halimbawa, meron tayong namatay na mahal sa buhay, nilibing sa sementeryo, sa nicho, nakita naman natin, di ba? Bago natin iwanan yung mahal natin sa buhay, inaabangan pa natin yung pagsisemento ng yung sa lapida, no? Para sigurado talagang nandun yung bangkay. Paano kung ilang araw lang, pagbalik mo, wala na yung bangkay ng mahal mong nanay, mahal mong tatay. Matataranta ka. At sasabihin mo, saan kaya napunta? So, parang ganun, no? Ang naramdaman ni Maria Magdalena, kasi mahal niya talaga ang Panginoong Jesus, At lalo na kapag mahal mo ang isang tao, talaga mag-aalala ka kahit patay na yan. Kahit patay na isang tao, kapag nawala, hahanapin mo. Hindi natin sisipwedeng sabihin na, patay na yun, okay na yan, kahit anong mangyari yun, hindi. Tayong mga Pilipino, kahit sabihin na natin ilang dekada na yung mga patay natin, buto na yan, abo na yan, hindi pa, dinatransfer pa natin yan sa isang magandang mamalimong kung meron kayong musileyo o kung anumang libingan na meron kayo. Kasi yung memories, yung alaala, yun ang mahalaga dun na iwan ng patay sa atin. Kaya kung ganun tayong mga tao, na ganun ang pagpapahalaga natin sa mga naging mga mahal natin sa buhay na nakasama, na namatay, na for so many years naging abo natin at kinikip pa natin yung memories nila, how much more po kaya si Maria Magdalena? Amen. Pero ang medyo bakita natin kay Maria Magdalena, nataranta siya. Parang maybe we can say it's normal, kasi syempre tao naman si Maria Magdalena, no? Ang unang pumasok sa isip niya, maghanap ng alagad na masasabihan, hihingi ng tulong, saan ba natin makikita yung bangkay, nawawala. Kaya ang ginawa nung dalawang alagad, tumakbo sila patungo doon sa pinaglibingan kay Kristo. Hinanap-hanap nila, baka nandito lang sa gilis, yumuko, di ba? Hinanap talaga, ginalugad nila yung lugar na pinaglibingan kay Kristo, pero wala silang nakita.
Sabi nga dito sa mabuting balita, nakita niyang nakalagay ang mga kayong linong, ngunit hindi siya pumasok, di ba? So, sinabi pa rito na kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Ang nakita niya ay ang kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. So, masasabi natin, no, na ang pagmamahal ng mga alagad kay Kristo, eh ganun na lang talaga. Amen. Hanggang kamatayan, hanggang sa bangkay, talagang hahanapin nila. Amen. Kasi alam naman natin kung ano yung ginawa ni Kristo nung nabuhay siya. Hindi yun ordinary. Mga himala, mga pagpapagaling, mga pagkakasaot ng demonyo, pagbubuhay ng patay. Ang si Lazaro. Di ba binuhay niya? So, marapat lamang talaga na hanapin siya. Amen. So, sa buhay natin ngayon, no, since inaalala po natin ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, yung tawag natin, meron tayong tinatawag na Easter Sunday, paano natin yung ma-apply yung gospel ngayon? Amen. Alam nyo, habang pinagninilayan ko itong Easter Sunday, alam naman natin sa misa, no, bilang mga Katoliko, merong unang pagbasa, merong pangalawang pagbasa, at ano ko yung second reading eh. Ang ganda. Kasi tayo usually, no? Usually yan, hindi ko naman sinasabing lahat. Pero, pag nagsisimba tayo, kung mapapansin nyo, parang pinaka-highlight yung when it comes to yung kasi dalawang part kasi ang mass, di ba? Yung meron sa word at saka meron yung sa Eucharist. Yung sa word o yung salita ng, tungkol sa salita ng Diyos, yung homily ni Father, doon mo mas maaanong na mas maraming nakikinig. Yeah? Pag homily na, nakikinig na yung mga tao eh. Pero pansinin mo, pag first reading, second reading, hindi masyado. Merong mga tao hindi masyadong pinapansin yung first reading, second reading. Pero kung tutusin, merong mensahe from the very beginning doon sa first reading, second reading, salmo, hanggang makarating sa homily. At kung bubuksan niyo yung Bible niyo at papansinin niyo yung second reading ngayong Easter Sunday, at yun ay nagmula po sa Colossians chapter 4 verse Colossians chapter 3 verse 4. Ang sabi po doon, okay, Colossians chapter 3 verse 4. Okay, patayin ko muna itong background natin para mas malinaw natin marinig, no? Ito po yung sabi sa second reading, Colossians chapter 3 verse 4. Yung second reading po ha, ngayong March 31, 2024, at tatandaan ko to for the rest of my life. Kasi ang ganda, ang ganda-ganda ng message. May kinalaman siya sa Easter Sunday. At kung meron kayong ball pen dyan at papel, hawak nyo ngayon ang cellphone nyo, i-type nyo po itong Colossians chapter 3 verse 4. Kasi napakaganda nung mensahe. Ang sabi dito, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Amen. Hallelujah. Sa buhay po natin ngayon dito sa mundo, ang dami nawawala ng pag-asa. Nandiyang may mababalitaan po tayo na nagpakamatay, na-depress. Amen. Kung minsan iisipin mo, magugulat ka na lang na, bakit? Nakamta na nila yung kasikatan, nakamta na nila yung kayamanan. Pero diba minsan may mga ganong case na iisipin mo, magdadalawang isip ka, masaya naman sila materially. Pero bakit nagpapakamatay? Nawawala ng pag-asa. Bakit? Ang katotohanan, sabi nga dito sa Colossians chapter 3 verse 4, sapagkat si Kristo ang tunay na buhay nyo. Ano ibig sabihin? Na tayong tao,
Kapag wala tayo si Kristo sa buhay natin, hindi natin isinasabuhay si Kristo, ang magiging buhay natin dito sa mundo ay mawawalan tayo ng contentment. Hangga't hindi natin inuuna ang Diyos, minamahal ang buong puso, isip, kaluluwa, lakas, dito sa mundo, makamtan man ng lahat ng tao, ang lahat ng kayamanan, kasikatan, hindi yun ang totoong buhay. Amen. Sapagkat lahat yun ay lilipas. Lahat yun. Wala tayong madadala kapag namatay tayo. Kahit sabihin mo pang nag-travel ka around the world, nagkaroon ka ng kayamanan, naging sikat ka na artista, singer, ikaw na yung pinakamaganda, ikaw na yung pinakamatalino, hindi yun ang totoong buhay. Ang totoong buhay, si Kristo ang tunay na buhay niyo. Hanggat si Kristo ay hindi natin nararanasan, hindi pala yun ang totoong buhay. Amen. Sapagkat kamukha ng pag-alala natin sa Easter Sunday, sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Kristo ay ano? Di ba meron tayong pananampalataya? Misteryo ng ating pananampalataya, di ba? Pag tayo ay nasa simbahan, inaano natin lagi yun, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ano yun? Si Kristo, ginaginsan, kinakanta pa natin yun, di ba? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yun po yun. Yun pala ang totoong kabuluhan at kahulugan ng buhay natin. Amen. Wala sa kayamanan, wala sa kasikatan. Sapagkat lahat yun ay iiwan. Ngayon kung tayo, ang buhay natin ay na kay Kristo, itong sinabi sa second reading, chapter 3, verse 4, na si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din tayo. At hindi lang yun, ha? May kasama pa yung promise. At makakahati tayo sa kanyang karangalan. Sa mundo ngayon, lalo na sa sinitawag nating fast technology, alam naman natin lahat ng bagay dito, pinipindot-pindot na lang. Click-click na lang. Dati bago ka makabayad ng Meralco, alam mo, pumila, mag-jeep o mag-tricycle para pumunta sa Meralco office. Para makapagbayad ng kuryente, o saan man tubig, o ano man. Ha? Ay ngayon, pindot-pindot lang. Ha? May apps ka lang. Pwede na. Instant na. May mga GCash na. Sometimes, sabihin natin, dumali ang mga transaction, ang buhay. Pero dumali din ang buhay natin. Kasi nauso na yung mga instant food, instant noodles. Kung minsan isipin mo, parang tinuruan tayong maging tamad, no? And of course, hindi dapat ganun. Dapat, since natapos na yung 40 days na pag-aayuno, yung pag-aano natin, na pag-alala ng mahal na araw, hindi dapat natatapos sa celebration lang. Dapat tuloy-tuloy yan. Kamukha nung nagsimula tayo sa Ash Wednesday. Anong sabi? Pananalangin, pag-aayuno, paglilimos. Ibig sabihin, gagawin lang natin yun tuwing mahal na araw. It should be every day. Dahil lahat ginagawa natin yun, si Kristo ang nabubuhay sa atin. Amen. Pumunta ka ng mall. Ang dami kang makikita, iba't ibang klaseng tao. Iba't ibang ginagawa. Mga batang nagtatakbuhan, mga mag-asawa, mag-boyfriend, na masayang nag-uusap. Di ba? Busy ang mga tao. Yes, buhay. Buhay sila. Buhay tayo, physical. Pero ilan doon ang buhay, spiritual? At yun ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Oo, buhay nga tayo, physical. Kumikilos tayo. Aaral tayo, tatrabaho tayo. Ano yun? Physical lang ang kumikilos sa atin. Eh alam naman natin tayo, likas na makasalanan. Likas tayo makasalanan. Kaya kailangan natin
ng Panginoong Jesus. Amen. Na masyado tayong binulag. Kasi alam naman natin na as likas na tayong makasalanan, matapal lang natin makasalanan na eh. Diba? Matapal lang natin pag may nakita tayong hindi maganda. Nang-judge tayo. O kaya may nakita tayong mga magagandang bagay, naaakit tayo. E ano bang sabi ng Panginoon? Ang bawat parte dapat ng ating katawan ay ginagamit natin to glorify God. Ang kamay mo, ginagamit mo sa pagtulong sa kapwa. Hindi mo ginagamit para manakit ng kapwa. Magnakaw. Ang bibig natin dapat, ang lumalabas, to glorify God. Hindi tayo dapat, ang bibig natin, may bibig tayo, pero ang lumalabas, nagmumura. Ang lalait ng kapwa. Hindi po ba? Kaya nga, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay at nagpapakita sa atin that God or Jesus Christ is a victorious God. Napagtagumpayan niya ang lahat. 100% nagkatawang tao, 100% Diyos. Kaya wala na tayo reason. Hindi natin pwedeng sabihin kay God na tao lang ako. Tao lang ako eh. Sasabihin ng salita ng Diyos, magpatawad ka ng kapwa mo. Ay, tao lang ako eh. Eh siya, Diyos siya eh. Minsan may mga ganong katwiran tayong naririnig, no? Pero, alam natin nakikilos ang himala ng Diyos sa atin, ng kanyang mga salita. Kung tayo mismo sumusurrender sa kanya. Si Kristo, anak ng Diyos, perpekto. Pero diba, yung mga nakaraang pagninilay natin sa kanyang naging buhay, sa kanyang pagdurusa, hanggang sa pagpako, kamatayan, muli pagkabuhay, nakita natin ang kanyang total surrender sa Ama. Na hindi ang kalooban niya, hindi kalooban ni Kristo, kundi kalooban ng Ama ang makapangyari sa kanya. Amen. Ang hirap kasi na actually itong sa Colossus na to na sabi na si Kristo ang tunay na buhay, hindi natin maramdaman na si Kristo talaga ang tunay na buhay kung ipinagpapalit natin siya sa bisyo. Which is, alam naman natin ang bisyo ay nakakasama sa ating katawan. Which is dapat ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Na ang hirap namang sabihin natin, si Kristo talaga ang tunay na buhay ko kung hindi tayo nagpapatawad ng ating kapwa. Eh, samantalang si Kristo, di ba? Kaya nga niya inalay yung kanyang buhay para tayo makalapit sa Ama at nakahingi ng tawad. At ingit na ingit ang Diablo. Ayaw niya na tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos. Ayaw niya na tayo ay nagsisimba. Ayaw ng Diablo na tayo nakakarinig ng gospel. Uy, makinig ka ng gospel, linggo. Ayaw niya yan. How much pa kaya araw-araw ko makikinig ng gospel? Maybe sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Ayaw nun. Kasi malalaman natin na si Kristo pala ang totoong buhay. Na si Kristo pala ang totoong kayamanan. Na kahit nasa iyo na ang lahat na kayamanan ng mundo, kung na yung pinakamayaman sa buong mundo, si Kristo pa rin. Ang Diyos pa rin ang totoong kayamanan. Amen. Bakit? Sapagkat hindi naman nabibili ang peace of mind. Hindi nabibili ang totoong pag-ibig. Hindi nabibili ang, di ba? Yung mga bunga ng banal na espiritu. The joy, the love, the peace of mind, the self-control, the goodness. Misal kung sa dami-dami mo ng pera, gukuha ka ng maraming bodyguard to protect your money, to protect your properties. Di ba? Eh kung si Kristo ang nasa'yo, yung peace of mind, di mo mabibili yun. Muling nabuhay si Kristo. Ibig sabihin, walang problema na meron tayo ngayon na dapat nating ikamatay ng pag-asa. Na dapat natin ikamatay na wala nang solusyon. Pag nagiging negative tayo sa buhay, negative thinker tayo sa buhay, pinapatay ng Diablo
ang pag-asa natin magkaroon ng buhay. Buhay na pag-asa na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na kung nakaya niya, kaya din natin. Would you believe? Tayo ay sobrang makasalanan, pero mabasa mo ang ganito na si Kristo ang buhay at makakahati tayo sa kanyang karangalan? Na kung siya ay may buhay na walang hanggan, kung siya ay nasa langit, pwede rin tayo mapunta dun. Amen. Pero paano? Paano tayo mapupunta sa isang buhay na walang hanggan? Since ang bilis ng buhay. Kung iisipin mo, totoo eh. Para lang tayo usok. Alam mo yung usok? Isang pag nagsisigarilyo ka, may usok. Magsisiga ka, may usok. May nasusulong, may usok. Yung usok na dadaan lang sa mata mo, pagkatapos wala na. Ganun lang ang buhay natin. Na parang kailan lang. Ang lit-lit natin yan, di ba? Ngayon malalaki na tayo. Maaring may pamilya na tayo. Maaring lolo't lolo na. Kayo, di pa ako ha. Di ba? Ganun lang kabilis ang buhay. So dapat maging sigurista tayo. Alam natin kung saan tayo tataya sa buhay. Sigurista nga tayo mga tao. Minsan nga buhay pa lang tayo, bumibili na tayo ng memorial plan. Minsan yung bata nasa tiyan pa, educational plan eh, sigurista eh. Hindi pa nga nagkakasakit, may card na para health card. Hindi masama yun. Paghahanda yun. But about our soul? Sigurista ba tayo? Kung tayo ba ay mamamatay ngayon? Halimbawa lang ngayon. O baka takot tayo mamatay? Ha? Eh, may mga ganun, no? Na, ayoko pong mamatay. Hindi pa nag-aaral pa ako. Ayoko pong mamatay. Takot pa ako. But kung si Kristo ang buhay natin, hindi tayo matatakot mamatay anytime. Why? Because yun nga ang hinihintay natin eh. Makasama siya. Sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sa buhay na walang hanggan. Pero kung wala tayong iniisip lagi dito sa mundo na paano ko yayaman? Paano ako magkakaroon ng ganito? Paano ako ganyan? Minsan nakakahiya kaya sa Diyos. Kasi alam nyo, ang unang biyaya na nare-receive natin kay Lord sa bawat araw ay yung magising tayo sa panibagong umaga. Muli niya tayong binubuhay. Kapag tayo ay nagigising sa panibagong umaga, ibang pag hindi pa natin dinidilat ang ating mga mata, yung diwa pa lang natin ang nagigising, muli na tayong binubuhay ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y tulog, para tayong mga patay. Hindi tayo makapili ng panaginip. Diba? Hindi tayo makapili ng panaginip eh. Yung free will natin, di natin hawak. Hawak ng Diyos. Kaya sa bawat umaga na tayo nagigising, muli tayong binubuhay ng Panginoon. Eh kung pagkagising mo, nakasimangot ka na. Pagkagising mo, nakaproblema ka na. Anong klaseng binuhay yun? Binuhay ka nga, binigyan ka ng chance. Marami nga tayong nakasabayan kaninang natulog eh. Hindi na nagising kanina. Tayo gising pa. Eto pa, nakakarinig ka pa ng mabuting balita. Oh. Naalala nyo, nung nilikha ng Diyos Ama, ang sanlibutan? Di ba sabi niya, magkaroon ng liwanag. Karoon ng mga, di ba, araw, bituin, dagat, lupa, hayop sa dagat, himpapawid, lupa, mga pananim. At anong laging sinasabi ng Ama, pagkatapos niyong likhain niyo, pati ang tao, it was good. Natuwa siya, nagalak siya. Kaya sa tuwing nagigising tayo sa umaga, muling nagre-recreate ang Diyos, muli na naman siyang lumilikha ng panibagong araw, panibagong, di ba, pagkakataon sa ating mga tao, binibigyan tayo ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Na ang bawat araw, himala. Ang bawat araw should be a miracle for us. Dapat lagi tayong grateful, dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Hindi lagi na lang natin tinitingnan kung ano yung pangit sa buhay natin, kung ano yung, di ba,
Muli tayong binubuhay. Salamat sa Diyos. March 31, ilang oras na lang. Kung muling mag-recreate si God, muli niyang bubuhayin ang April 1, 2024. Monday. At gising pa rin tayo, magkakasama pa rin tayo pare-pareho. Muli tayong binubuhay ng Panginoon. Kaya kung ano man yung kabigatan na nararamdaman natin ngayon, ano man yung problema na meron tayo ngayon, buhay na buhay ang pag-asa na tayo'y tutulungan ng Panginoon. Minsan talaga dumadating sa pagkakatao sa buhay natin na ang hirap isipin bakit nangyari sa atin ang problema na ito. Hindi natin inaasahan, unexpected, hindi ko deserve to. But there's a lot of question na tanging Diyos lang ang makakasagot. Ang mahalaga, ang muling pagkabuhay ni Kristo, laging buhay si Kristo sa atin. Sa ating pananalangin sa Diyos, isa ang pananalangin na dapat natin ginagawa araw-araw. Yung nakikipag-usap tayo sa Diyos. Hindi nung lumilipas ang bawat araw, di man lang tayo nagpasalamat sa Panginoon. Pero sa social media, ang haba ng oras, no? Huwag natin kakalimutan na ang social media ginagamit ng diablo. Ginagamit yan. Kaya nga, di ba, one click lang, makakapunta ka na sa porn site. Eh, ano ang porn site? Ano i-corrupt yung mind mo? Ang battleground ng devil o ng diablo ay ating ito, isip natin, ang thoughts natin. Kaya yung thoughts natin, pagkulang yan sa dilig at tanggap ng salita ng Diyos everyday, sino papasok dyan? Lalo na kapag nag-iisa ka sa kwarto, ang bilis-bilis mag-corrupt ang diablo dyan. Amen. Kung kulang tayo sa pakikipag-communicate sa Diyos, sa panalangin, iba magkakipag-communicate sa atin. Ang mundo. Pag sinabi ng mundo na, oh, okay na to, babae sa babae, lalaki sa lalaki, okay na yan. Eh, ang tanong, okay ba sa Diyos? Kaya nga pag sinasabi minsan na, ah, yung mga pare, yung mga preacher, mga judgmental yan. Kapatid, kung judgmental ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, eh hari na ng judgmental si Kristo. Kasi yun ang trabaho niya, yun ang mission niya nung siyang nabubuhay eh. Ipangaral ang mabuting balita, sabihin sa tao na mali ang mga lunya, kasalanan ang mga lunya, kasalanan ang magnakaw, kasalanan ang maging lapastangan sa mga magulang. Judgmental na si Kristo. Kasi hindi naman po ganun, di ba? Ang salita ng Diyos, nandun yung katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya hindi tayo makaalis-alis sa mga kasalanan dinadala natin ngayon kasi ayaw natin tanggapin yung katotohanan. Mapalad na tayo. Alam niyo kung bakit? Nung panahon ni Kristo, nagtatalo-talo pa sila. Ano, yan ba yung Mesiyas? Yan ba yung anak ng Diyos? Siraulo yan eh. Yung kapangyarihan niya, nagpapagaling siya, gumagawa siya ng himala. Galing niya si demonyo eh. Di ba yung mga panglalait na tinanggap ni Kristo? Anak lang yun ang karpintero eh. At sino pang lumalait sa kanya? Kung sino pa yung nakakaalam ng kautusan? Mga pariseyo. Di ba? Mga sadiseyo. Tayo, sa panahon natin yun, open book na. Open book na ang Bible. At sigurado na tayo 100%. Si Kristo ang anak ng Diyos. Na si Kristo ay Diyos. Hindi na natin pwede sabihin na, siya ba yung Mesiyas? Siya ba yung ano? Hindi na pwede yun. Kaya nga, ito, di ba? Ang muling pagkabuhay niya, ang pagpapatunay na naipakita niya kung ano ang Ama, ganun din ang anak. Na ang Ama at ang anak ay iisa. Pero hanggang ngayon, bakit parang yatang mas lalong maggurumabi ang kasalanan? Alam nyo, yung time na si Noah, di ba yung unang paggunaw sa mundo? Yung unang paggunaw sa mundo. Ano ba ginagawa ng mga tao noon sabi sa Bible? Mga busy. May mga nagpapakasal, may nagtatrabaho. At sa anong sabi ni Noah? Gumagawa siya ng ano?
malaking arko. Kasi babaha eh, di ba? At ini-invite niya yung mga tao na sumakay doon. Kasi pag dumating yung bahay. Pero anong ginawa ng mga tao sa propetang ito? Pinagtawanan. Sira ulo to. Gawa-gawa ng malaking arko. Ay, tinditindi ng init ng araw. Babaha daw. Sa panahon natin ngayon, masahol pa tayo sa mga tao ng panahon ni Noah. Bakit? Ang kasalanan ngayon, pinagmamalaki na sa social media. Pinagkakalanda ka na. At ang daming tao ang nakukurap. Kung sino pa yung mga vloggers, kung sino pa yung mga sikat na artista na dapat, ginoglorify nila sa contents nila sa social media, ang Diyos, sino ang nagoglorify ang kanilang mga sarili? At malaking pananagutan yun sa Diyos. Kapag ikaw ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo, pananagutan mo yun sa Diyos. Amen? At ang nakakataas balahibo, kasalanan na nga yung dilalagay sa social media, pinagmamalaki, mapabasa mo sa comment, God bless you! God bless you! Yung relasyon nyo, God bless you! Wow! Kailan pa minilest ni Lord yung mga ganong relasyon? Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? Iba nang iba. Sabi nga, this generation is an evil generation. Hindi na kinakahiya ang kasalanan. Ipinagmamalaki na. Why? Because laging sinasabi, wala kaming sinasaktang tao, wala kayong pakialam, basta kami masaya. Masaya kayo. Ang Diyos masaya ba sa ginagawa nyo? Amen. Nahayaan nyo ang Diyos mag-judge sa amin. Yes! Kaya nga ang Diyos eh, ay nagpapadala ng propeta, ng mga hari, hanggang dinalan, pinadala na nga niya si Kristo. Para mabigyan na tayo ng babala. Para hindi na tayo magpatuloy sa ating pagkakasala. Para hindi tayo mamatay. Para muli tayong mabuhay. Kung tayo ay dating mabisyo, maalak, masigarilyo, mababae, masugal, mamatay na tayo sa mga bisyo na yun at muli tayong mabuhay kasama si Kristo. Kaya medyo ingat-ingat tayo sa pag-follow ng mga ina-idol nyo. Huwag natin kakalimutan. Ang Diablo, hindi nagpapakita ng tunay na ugali yan, ng mukha. Sasanib yan sa magagandang bagay na makakaakit sa ating paningin, sa ating pandinig, sa ating isip. Kasi hanggat nabubuhay tayo, hindi tayo tatantanan ng Diablo. Gusto niyang makuha ang ating kaluluwa. Ang hirap naman na tayo ay matulad sa nababasa natin minsan sa gospel na yung mayaman at saka si Lazaro. Yung pulube. Di ba? Si yung mayaman, pakasaya sa buhay niya. Si Lazaro, pulube. Eh sabay silang namatay. O, saan napunta yung pulube? Kay Abraham. Sila, yung mayaman, sa Hades. Excuse me. Ano ibig sabihin nun? Anong sabi ng mayaman? Kahit patak lang. Patak lang ng tubig. Kailangan niya. Sobrang init. Eh si Lazaro, naaliw siya. Ano pa sabi ng mayaman? Pwede ba magpapunta doon sa kanyang mga kapatid na buhay at sabihin na, uy, magbago na kayo. Totoo pala. Totoo pala. Hindi pala chismis. Totoo pala. May impyerno. Totoo pala. Ganun pa ba ang gusto nating maranasan na kung kailan patay na tayo, hindi na tayo makapagsisi, tsaka tayo sasabihin na, Lord, patawarin mo na ako. Buhayin mo lang ako. Magbabago na ako. Hindi eh. Hanggat buhay tayo, nandun yung habag ng Diyos. Ano mang kabutihan ang ginagawa natin sa tao, huwag natin pagmamalaki yan. Habag yan ng Diyos. Wala tayong, hindi tayo, walang matuwid kahit isa sa atin. Kaya kung gusto mo sabing mabait ka, mabuti kang tao, kaya mo na lang yung kapwa mo magsabi, hindi yung ikaw itinataas mo ang sarili mo. Dahil ang turo sa atin ng Panginoon, we should be humble. Eh si Kristo nga, napaka-humble eh. Amen. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Huwag tayo magmukhang pera. Yung meron ka na gusto mo pa, more and more. Sabi nga, that the money is the root of all evil. Yes, pero yung the love of money,
binubulag tayo. Kasi alam ni Satan, yung mga kahinaan natin eh. Pera, kapangyarihan. Amen. But because muling nabuhay si Kristo, gusto ng Panginoon, talikuran natin lahat ng ating mga kasalanan at muli tayong mabuhay kasama siya. Sabi nga, ang pagsisisi ay nasa huli. Kasi kung ang pagsisisi nasa una, sana wala nang nagkakasala. Amen. Importante ang kaluluwa. Kapatid, wala namang taong nabuhay sa mundo na katawang lupa lang. Naniniwala tayo na tayo ay hindi lang katawang lupa. Tayo ay may espiritu, tayo may kaluluwa. Nakakalimutan natin yan, yung espiritu at kaluluwa na yan. Lagi na lang tayong katawang lupa, yung saya ng katawang lupa, yung pleasure ng katawang lupa, yung ikasisiya lagi natin. Hindi natin napapansin, habang tayo ay nagkakasala, muli natin sinasariwa yung mga sugat ni Kristo na natanggap niya. Nung panahon na pag-alala kay Kristo na siya ay ipinako sa krus, nasaan ka? Nasa beach? Nagkakaraoke? Sabado de Gloria, umiinom? Good Friday, nagiinuman? Yun ba ang pag-alala? Misa na lang sa isang taon? Kailangan nanginilay tayo. Kaya nga pinagbabakasyon, di ba? Kaya nga may holiday, hindi para magsaya. Kundi para makiisa, kahit man lang, sa alaala na ginawa sa atin ni Kristo. Pero baliwala sa iba, baliwala yan. Meron kasi nangyayari sa atin ngayon, tama yung sabi sa Bible eh, darating ang panahon na ang mga tao hindi na maniniwala kung anong nakasulat sa Bible. Kasi ang tao maniniwala na sa gusto niyang paniwalaan. Ah, nakuha niyo po. Kasi, alimbawa, ang Bible, sinabi, ibigin mo ang iyong ama't ina, magsimba ka tuwing araw ng pangiling, ay hindi napapaniwalaan ng tao niyan. May sarili na siyang version. Ay, kahit hindi ako nasisimba, hindi naman ako kamukha niyo, chismosa, magnanakaw. At hindi naman sisimba. Yun na paniniwalaan niya na hindi na yung Bible. Ano magsisimba, pare? Anong ganyan, ganyan. Di ba? Mga kapatid, lahat po tayo makasalanan. Pero, kapag ang isang pare ay nangangaral ng salita ng Diyos, pakinggan natin. Bakit? Kay pare yan, kay preacher yan, kung salita ng Diyos ang sinasabi niya, pakinggan natin. Galing yan sa Diyos. Pero, pulutin natin yung talagang galing sa Diyos na aral na gusto ipagawa sa atin. Huwag natin gayahin yung gawa nung taong nagsalita. Eh kasi hindi naman po bababa ang Diyos dito para siya mag-Facebook live eh. Hindi naman po bababa ang Diyos para siya mag-homily sa simbahan. Kagamit at kagamit siya ng tao. Di ba kaya nga po siya may piniling 12 alagad, 72 alagad, si San Pablo, daming santo. Amen. Hanggang si Kristo na nga, di ba? Kaya tayo, inaano ng Panginoon sa atin, binibigyan ng linaw na isuko na natin ang sarili natin sa Panginoon. Kailan pa? Huwag tayong pakasiguro na, saka na ako magbabago. Bukas na lang, paano nga kung mamaya-maya? Huwag din na tayo ng Panginoon. Wala yan sa age, ha? Wala yan sa katayuan sa buhay. Huwag sabing malakas tayo. Ang mahirap kasi yung pagsisisi sa bandang huli. Amen. Kung minsan niya, lumindol lang sandali. Di ba napapa, Lord na tayo. Naalala lang natin si Lord pag may lindol. O may sunog, o may trahedya. Muling binuhay si Kristo. Yung si Magdalena, no? Kahit alagad na siya ni Kristo, nataranta pa rin siya. Yun ang gusto ni ni Taning, ni Lucifer. Pero it doesn't mean naman na kulang sa pananampalataya si Magdalena. Ang ibig sabihin lang doon, tayo minsan, pag nalalagay po tayo sa problema, natataranta tayo. Pero pag tayo sa Panginoon, subukan nyo, kahit nandiyan yung problema, cool ka lang. Peace of mind ka lang. Bakit? Alam mo nandiyan ang Diyos.
hindi pa pabayaan. Amen. At napakalaking resulta ng muling pagkabuhay ni Kristo. Na-assured ka na napagtagumpayan ni Kristo, tatagumpayan din natin. Amen. Tingnan mo si Juan, di ba? Sabi sa mabuting balita. Naniwala siya, muling mabubuhay. Muling mabubuhay, no? Kasi nung makita niyang wala yung bangkay doon sa libingan, alam niya muling nabuhay. Amen. Kaya sa buhay natin, kapag meron tayong mga bagay na parang imposible na yata masolve to, kapatid, for God nothing is impossible. Yung maniwala ka lang, solve na yung problema mo. Hindi ba? Kuminsan, no, isipin mo, bakit ko lulunurin ang sarili ko sa pagiging negative thinker? Bakit ko lulunurin ang sarili ko sa galit? Bakit lulunurin ko, sabihin na natin, bakit ko papatayin ang sarili ko sa depression? Bakit ko papatayin ang sarili ko sa mga alalahanin sa buhay? Samantalang may Kristo akong buhay. Kasi, kung ganyan tayo mag-isip, kung yayaman lang tayo sa mga ganyang pag-iisip, sige na, mag-alala na tayo lahat. Madepress na tayo lahat. Magalit na tayo lahat, yayaman tayo eh. Kasi di ba wala naman nangyayari? Lalo lang natin pinabibigat yung mga problemang dinadala natin. Samantalang, kung iisipin natin, palalakasin natin, bubuhayin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Kahit may problema, physical man siya, sakit man siya, gagaan yan eh. Kasi meron tayong tinatawag na fighting spirit. Lumalaban yung espiritu natin, kahit yung katawang lupa natin humihina, pero yung espiritu natin palaban. Kasi ang totoong laban ng buhay ay spiritual battle. Di natin nakikita yung kalaban natin. Amen. Maaring ang kaabay mo ngayon, biyanan mo, kapatid mo. Ang nakikita mo lang yung biyanan mo. Pero yung totoong kalaban mo, hindi mo nakikita yung demonyo na sumasalib sa kanya. Na tayo, pag tayo nagkakaroon ng kasalanan, ang daming demonyo na sumasalib sa atin. Tingnan mo si Maria Magdalena, di ba? Ang sabi, 7 demonyo ang kinasaot sa kanya ni Jesus Christ, si Maria Magdalena. Kasi, di ba, babae siyang nagbibigay ng aliw, di ba? Siya yung sinasabing babatuhin dahil sa pangangalo niya. Kaya tayo, pag meron tayong espiritu ng galit, isang demonyo na yun. Espiritu ng pagiging mahilig manood ng mga porn, dalawang demonyo na yun. Espiritu ng pagiging maingitan, tatlo na yun. Di po ba? Kasi hanggat hindi natin ginagawa ang will ni God, bad spirit yung nasa atin, patay tayo, patay spiritual. Kaya ang gusto ng Panginoon, muli tayo mabuhay spiritually. Yung bang sa panahon po natin ngayon, bas bigyan natin ng halaga. Alam nyo ha, alam nyo kasi, mahirap talagang ilarawan yung mga sinasabi ko. Kung hindi mo kasi na-experience. Hindi ba? Kasi pag na-experience mo na, masasabi mo na, ay totoo yung sinasabi ni Sister Angelica. Yung bang tipong, yung mga, kasi pag alam nyo mga kapatid, pag kay Kristo ka na kasi, mga simpleng bagay na lang, masaya ka na eh. Hindi ka mukha nung wala kay Kristo, gusto mo lagi more. Cellphone mo, more. Hindi ba? Puro material eh. Para bang ang basihan mo ng respeto ng kapwa mo, yung may pera ka, may pinag-aralan ka. Hindi eh. Pero pag kay Kristo ka buhay, simple lang. Yung makarahos ka sa isang araw, kumain ka, kay simpleng ulam, kanin, o yung talong na ano man yun, nilaga mo may whatever, ni-steam mo yan. Hindi ba? Unexplainable. Hindi ko ma-explain. Kasi iba si Kristo pag siya ang nabubuhay sa'yo eh. Ipagpapalit mo ang lahat. Ang kayamanan sa mundo, kahit sinong tao, wag lang si Kristo ang mawala. Kaya sobrang na-bless ako doon sa second reading.
na si Kristo talaga ang tunay na buhay. Kung so, naghahanap tayo ng tunay na kabuluhan ng buhay natin, taki Kristo lang yan. Amen. Hindi tayo ililigtas ng kinakasama natin. Hindi tayo ililigtas ng ating anak. Hindi tayo ililigtas ng pera natin. Correction. Hindi pala natin. Nang hinihiram natin. Kasi ano man ang pera na meron ka, ultimo butas na medyas, lahat yan, hinihiram lang natin sa Diyos. Pati buhay natin, hinihiram natin. Lahat ng bagay, pansamantala lang. Pero ganit tayong mga tao, inaangkin natin. Diba maraming talinghaga ang ibinigay ni Kristo dyan? Sa mga katiwala na, oh, pinagkatiwalaan kita ng ganito, ha? O, tapos aalis ako, ha? Pagbalik ko, kailangan magre-report ka, oh, kung ano, na-doble mo ba? O, diba? Ganun tayo. Mahilig lang tayo kung tumanggap ng blessing kay Lord, pero ang damot natin magbalik. Minsan, hindi na nga natin binabalik, inaangkin pa natin. Sa dinami-dami ng utos, mga utos ng Diyos sa Bible, minsan yung pinakasimple, yung pinakauna, binabaliwala natin. Pero kung tutusin yung pinakasimple tsaka unang utos ng Diyos, ano ba yun? Love God with all your heart, soul, mind, strength. Yun na yun. Love. Kapag mahal natin ang Diyos ng buong-buo, buong-buo ha, walang kahati. We cannot say that I love God first, then my family, then ganito. Hindi. We should love only God. Kasi selos. God is a jealous God eh. Kaya nga, with all your mind, with all your strength, with all lahat. Kasi pagmahal na natin ang Diyos ng buong buo, yung pagmamahal na ibibigay mo sa nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, sa kapwa mo, bunga na lang yun ng buo mong pagmamahal sa Diyos. Buhay tayo sa pananampalataya. Amen. Kaya sana itong Easter Sunday, kung ano man yung mga namamatay na, na pag-asa natin sa buhay, yun ang gusto ng Diablo. Sa halip, buhayin natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Kung mahal na mahal mo, asawa mo, anak mo, kapatid, tuldok lang yan. Nararamdaman mo na pag-ibig sa anak na ibibigay mo kahit buhay mo. Pero ang Diyos, binigay niya lahat. Lahat-lahat. At siya ang may-ari ng lahat. Hindi ba siya karapat-dapat na mahalin? Nahigit sa lahat, nahigit pa sa buhay natin. Amen. Kaya nga diba, we say, kung nalulungkot ka, sabihin mo, praise God. May problema ako ngayon, pero praise God. Hallelujah. May sakit ako ngayon, pero praise God. Why? Because buhay si Kristo. At may pangako siya, muli siyang babalik. Muli siyang babalik. Kaya may pag-asa tayo. Hindi ba? May pag-asa tayo kasi muli siyang babalik. Ang tanong, ilan sa atin ang makakasama sa Kanya at makakahati sa Kanyang karangalan kung patay ang pananampalataya natin sa Kanya? Kung patay ang pag-ibig natin sa Kanya? Yan ang katotohanan, yan ang kahulugan ng buhay. Iisip natin bakit tayo nabuhay sa mundo na ito para sa Diyos at dapat mamatay tayo para din sa Diyos. Salamat na lang na nabuhay tayo dito sa mundo bilang isang tao. Hindi tayo naging pusa, hindi tayo naging kangkong, hindi tayo naging dagat, hindi tayo naging ibon. Tayo yung pinaka-special na creation ni God. Tao. Kawangis niya. Kaya karapat dapat lang na yung ating spiritual life ay maging buhay na buhay. Hindi po ba? Patayin na natin. Kasi minsan ako noon, no, nag-wonder ako, no? Binigyan tayo ng free will. We can do anything we want. Totoo yan. Kaya lang, ganun pala, no? Dinadalisay tayo ng Diyos sa mga pagsubok.
kahit alam na ng Diyos kung ano tayo at kung saan tayo paroroon, gusto pala talaga ng Diyos na maramdaman niya ng buong buo yung pagsuko mo sa Kanya, yung hindi Kanya pinipilit. Kasi doon niya mapapatunayan na totoo mo siyang mahal. Gustong buhayin ng Diyos yung pag-ibig mo sa Kanya, yung pag-ibig natin sa Kanya. And I assure you 100%, napakasarap magmahal ng Diyos. Walang katulad. I assure you. Napakasarap. Wala pang naimbento na salita na makakapag-describe. Kasi karamihan ang pagkakakilala sa Diyos Ama, Creator, the Diyos Anak, Savior, the Holy Spirit, Sanctifier. Pero once na in-enter mo pala ang mundo o ang kaharian ng Diyos, mas makikilala mo siya. Marami siyang gagawin sa buhay mo na hindi mo akalain magagawa na siya pala yun. Mas magpapakilala siya sa'yo. Kaya I'm inviting all of you. Suko na natin yung mga tawag ng laman, yung mga pride natin, baba na natin, let's be humble, let's forgive. And when we forget. Kasi napakasarap, nabuhay ka pa, pinkaharian ng Diyos, nararamdaman mo na. Napakasarap magmahal ng Diyos. Sobra. Hindi ko lang magamitin kong salita. Kaya, yung mabuhay si Kristo sa'yo, parang sinabi mo na rin sa darili mo na nabubuhay ako dahil kay Kristo. Na sana ito pong Easter Sunday na ito, magbukas sa isip natin na huwag masayang ang pinaghirapan ni Kristo, yung buhay niya sa ating mga walang kwenta, sa ating mga makasalanan. Pero binigay pa rin niya. Kasi kahit makasalanan tayo, mahal niya tayo. Yung kasalanan lang niya, kinaiinisan, kinamumuhian niya sa atin. Pero hanggat buhay tayo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Saan ka nakakita ng Diyos na ganyan? Hanggat buhay tayo. Pero syempre, pag namatay na tayo, hindi tayo tumalikod. Wala na tayo sisisihin kundi yung ating sarili. Remember this. Jesus is alive. Satan is already defeated. Si Satanas, talo na yan. Nabuhay si Kristo, muli, talo na yan. Kaya lang tayo, kailan lang siya nananalo, kasi nga, binibigay natin yung free will natin, yung consent natin sa kanya na pasukin tayo. Kaya nga may tukso, di ba? Temptation. Na kapag kinagat natin, punta yan sa sin. Pero kaya natin pagtagumpayan yan. Basta malakas lang ang kapit at pananalig natin sa Panginoon. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Amen. Ama sa langit, marami pong salamat sa mga mensahe mong ipinagkaloob sa amin. Nawa ang bawat nakarinig ay pumasok sa kanilang puso, sa kanilang espiritu, na ikaw ang totoong kahulugan ng buhay, na ikaw ang muling pagkabuhay. Na huwag kaming patuloy na maging buhay pisikal, pero patay espirituan. Nawa Panginoon, dalangin ko ang mga taong patuloy pa rin nabubuhay sa makamundong hangarin, pangarap, buhay. Touch them, O Lord, at iparealize mo na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung hindi ikaw ang buong minamahal at buong paglilingkuran. Dalangin ko, Panginoon, ang mga taong may mga galit pa rin sa kanilang puso, Panginoon. Touch them, O Lord. Give them the wisdom
the humility to forgive. Ang mga taong may inggit, ang mga taong patuloy na lumilihis sa iyong kalooban. Lahat kami, Panginoon, alam mo, nababatid mo ang aming mga kahinaan, Panginoon. Tulungan mo kami na muling mabuhay. Mabuhay ng pag-asa, mabuhay ng pagbabago. Mabuhayan ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga oras sa ito, sa buong mundo, nakikita mo ang mga taong may sakit pisikal, mga nahihirapan sa paglakad, sa cancer, sa diabetes, sa high blood, sakit ng ulo, lahat, Panginoon, mula ulo hanggang paa, external, internal illness, sickness, Panginoon, in Jesus' name, Lord, sino man ang idinalangin nila, in Jesus' name, hindi man sila malapit o nakikita, in Jesus' name, hallelujah, bigyan mo po sila ng kagalingan, at patuloy higit sa lahat, ang kagalingan spiritual ay hinihingi namin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa aming mga bisyo na matalikuran namin, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, patuloy na ginagawa na itakwil namin sa pangalan mo, upang ang pagkabuhay mo ay mabigyan namin ng halaga. At mabigyan mo kami ng isang buhay na walang hanggan. Ama namin, sama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintong sa tukso. At hiyadaya mo kami sa lahat ng masama. Sa lalang ama, sa anak, at sa Santo Espiritu. Amen! Purihin ng Panginoon. Sa maraming maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. At ang Word of God Daily Gospel ay mula Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. At kapag Sunday ay alas 3 ng hapon. So, minsan po na iba yung ating oras, depende po sa schedule ng inyong abang lingkod o kaya sa schedule ng mga naiimbitahan po nating guest preacher. And kung loloobin ni Lord na naibigay ang April 1, sabi nila April Fools daw, okay, maniwala doon. April 1, 2024, panibagong araw ng Himala mula sa Panginoon. O ha, pagka kahit hindi pa nagigising yung mata, didilata, yung diwa pa lang, tayo ay muling bubuhay ng Diyos. Dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Dapat sigurista na tayo sa buhay natin. Alam na natin na si Kristo ang tunay na buhay ng muling pagkabuhay. Actually, yan ang pinaka-message ni Lord sa gabi na ito eh. Na dapat alam na natin, na-define na natin ano talaga yung tunay na buhay. At yun ay si Kristo. Amen. And of course, sana po, hindi sana, dapat. Kasi utos din yan ng Diyos na sa Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. So, ito pong Easter Sunday or Sunday Gospel, March 31, 2024. Takishare na lang po sa timeline nyo. Diba? Uy, yan ang uso ngayon eh. Like, share, comment. Ito'y salita ng Panginoon eh. Sa dami, sa mga Facebook friends nyo, pag share nyo to, kahit isa man lang siguro dyan, matouch ni Lord, no? Na magbalik loob sa Panginoon. Yan ang mission ni Kristo nung siya'y nabubuhay. Ipalaganap ang mabuting balita. At sa panahon natin yun, napakadali na ipalaganap yun. No? Hindi na po kayo yung nagsalita. Kumbaga, isi-share nyo na lang po sa aling sa timeline nyo o kaya sa group chat nyo. Nasa sa inyo na yan. Hindi kayo pipilitin ni Lord. Basta yan, utos din ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Amen. And of course, sa muling pagkabuhay ni Kristo, magkaroon din tayo ng panibagong buhay. Sabi nga di ba, nung pumasak yung 2024, sabi, nagkakaroon tayo ng mga New Year's resolution. Eh ngayon, muling pagkabuhay ni Kristo, hindi New Year's resolution dapat ang ibigay natin sa Panginoon, kundi mismo yung handog natin yung ating sarili. Na muli tayong tatayo, magiging buhay, babangon, lalaban sa buhay, kasama ang Panginoon. So,
Maraming maraming po salamat. And huwag niyo po kakalimutang magdasal mamaya bago matulog. Diba? Parang sa ganun, di natin alam. Kung gigisingin pa tayo. Diba? Basta, importante yan eh. Sa buong araw, pinaka-importante talaga. Yung bago kang matulog, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At kapag tayo nagising, magpuri tayo sa Panginoon. Maraming maraming salamat. And to God be the glory.